Isang mapagpalang araw sa ating lahat, brothers and sisters in Christ. Samahan niyo po ako sa isang usaping espiritual na hatidi katotohanan at kasagutan sa inyong mga katanungan. I am Sister Leah Rosales at ito ang Spirit Talk, Spiritual Talk. Sa episode po na ito, pag-usapan natin ang tungkol sa nalalapit na kapestahan ng Senior Santo Niño. At alam ko rin po na napakarami na sa inyo ang nakakita, nakapanood, nakabasa ng mga artikulo patungkol sa paggamit ng iba't ibang imahe ng Senior Santo Niño, lalong-lalo na ang Senior Santo Niño de la Suerte. Meron pang pera at meron pang mga palapoy. At marami rin po ang mga nagtatanong kung ano ba talaga ang estado ng mga ganitong klaseng imahe ng Santo Niño sa pananampalataya natin mga Katoliko, ganun na rin po sa simbahan. Alam niyo po, isa pong nakakatuwang gawin ng mga relihiyosong Pinoy po ay ang paglalagay ng mga imahin sa kanilang lugar ng paghahanap buhay sa mga trabaho po natin. Nariyan yung may mga Biblia, mayroong mga crucifix, mayroong pang imahe o rebuto ni mahal na Inang Maria ng Santo Niño at iba pang mga imahe sa isang altar, sa sulok ng opisina o kahit sa tindahan. Minsan naman ay nasa tabi po ng mga kahera o ng mismong cash register. Ang problema po dito, pag ginagawa po natin ito, madalas din nakatabi ng mga imaheng relihiyoso ay ang mga pampaswerte na hango sa kaugalian o pamahiing Chino tulad po ng mga kumakaway na pusa, berdeng palaka, statwa ni Buddha at iba pa. Pinaghalong pamahiin at pananampalataya po ang nangyayari, alang-alang sa pagpasok ng pera sa isang negosyo o sa isang tahanan. Malinaw po na nagiging malabnaw ang pananampalataya kapag hinahaluan ng ganitong mga hiram na paniniwala na wala namang pong batayan sa salita ng Diyos at umaasa lamang sa swerte or tsamba, ika nga. Brothers and sisters, lalo pong nakakagulat nang may nakaisip na gumawa ng mga imahen ng Santo Niño ngayon na tinatawag ng de la suerte, minsan pa nga de la pera. Ang imahen po ay kakaiba dahil ang dala ng Santo Niño ay isang supot ng pera na siyang simbolo ng kasaganahan daw o pagpasok ng suwerte. Brothers and sisters, bagamat totoong kinikilala natin na lahat ay biyaya at anumang tinatamasa nating kabutihan ay kaloob ng Diyos, tila hindi naman po tama na gawing imahin ng Panginoon ang may kaakibat na salapi. Hindi din tama na tingnan ang Diyos bilang daluyan lamang ng material na paglago at matuon sa pera ang ating pakikitungo sa Kanya. Tandaan po natin na ang Panginoong Jesus ay naging isang mabuting manggagawa sa Nazareth bago siya lumunsad sa pangangaral ng kaharian ng kanyang ama. Huwag po natin kakalimutan din po yun na ang tahimik na pamumuhay sa kanyang nayon kasama po ni San Jose at ng mahal na Berhen ay paanyaya at pagganyak na matuto ang bawat isa sa atin na magsumikap, magsipag at magtrabaho upang mabuhay ng marangal. Ibig sabihin, magtiwala sa Diyos, manindigan sa sarili, at makipagkapwa-tao ng tama. At hindi lang umasa sa kung ano ang ibabato sa iyo ng tadhana dahil sa mga gamit, ritual o orasyon. Alam niyo po ba na sa Cebu, ipinagbabawal ang pagbabaspas ng mga imahe ng Santo Niño na malayo sa tunay na kahulugan ng debosyon dito. Tulad ng De la Suerte o Santo Niño na may taban na hagupit para sa mga masasamang loob at Santo Niño na may sinturon na gamot sa problema sa kakayahang magkaanak. Ang mga ganito pong uri ng imahe ng Santo Niño ay hindi po pinapayagan na mabigyan ng blessing.
So brothers and sisters in Christ, kung iisipin po natin, ang pagdiriwang po ng kapestahan ng Senyor Santo Niño ay upang gunitain, upang alalahanin ng Diyos, upang alalahanin ang batang Jesus na ipinadala ng Diyos Ama upang tayo'y iligtas, upang magpasalamat sa mga biyayang ibinigay ng Diyos. At nawa po'y ang imahe, ang napakagandang imahe ni Senyor Santo Niño ay hindi po natin hahaluan ng iba't ibang pananampalataya, lalong-lalo na ang mga pamahiin. Ang Diyos, ang si Jesucristo na ating Panginoon, ay hindi po Diyos ng swerte. Siya po ay Diyos ng lahat ng bagay, lahat ng nakasisigurong bagay. Si Jesucristo ay Diyos na kayang magbigay ng biyaya kung tayo ay hihingi lamang. At hindi po siya ang Diyos ng swerte o malas. Kaya nga po, kung tayo po ay tunay na nananalig sa Diyos, tunay na naniniwala na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng bagay na mayroon tayo, hindi na po natin kailangan ang mga pampaswerte. Hindi na po natin kailangan baguhin ang napakagandang imahe ng Senyor Santo Niño. Dahil ang mga bagay po na ito ay hindi natin kailangan. Ang mga pampaswerte ay hindi natin kailangan. Amen.